Ayun. Sorry. Remote. Sorry po. Nawala ako. Sabi ko parang hindi ko naririnig yung sarili ko. Nakikita niyo na po ako? Padilim. Okay. Sandali lang po ah. Ayusin ko lang. Sorry. Round out. Okay, may nagtanong po sa akin. Ayan, mag-e-echo yan. May nagtanong po sa akin. Kasi nung dati, store manager po ako ng Jollibee. Ay, nagba-Bible study kami gabi-gabi. No, meron akong 150 crew. Di ko alam kung familiar kayo sa Isitan Recto. Yung Jollibee doon, ako dating store manager doon. Siguro mga circa 1990s. And pag nagba-Bible study kami, meron kaming portion. No, 150 siguro yung crew ko. Ako yung store manager. Tapos ang umate ng Bible study, usually mga 50, 60. So ganong imagine nyo, ganong kadami. No? At meron kaming favorite na part ko. Yung question and answer. So parang ano, itanong mo kay Eli Soriano, parang ganon. Kasi usong-uso nun yung, ano, yung bubble gang eh. Yung alien. So, pero ito, Bible study, nagtatanungan kami. Although hindi ko naman alam lahat ng pwedeng, hindi ko naman alam lahat ng sagot. Pero may natutuwa lang ako, naalala ko. May nagtanong ako minsan, sabi ko, kagaya ng tanong ko sa inyo, what is a sin? No, may sumagot sa akin. Confident na confident. Sir. Sabi ko, ikaw, ano ang sin? Sabi niya, it's assault. Sabi niya. Sin daw, it's assault. So, tawa kami ng tawa. Kasi seryoso siya eh. So sabi niya, sir, ako. Sabi niya, it's assault. Sabi niya. Nung tinignan ko yung articles of faith natin sa Church of the Nazarene. At kung mapapansin nyo, yung official seal ng Church of the Nazarene, meron nakalagay holiness unto the Lord. No? Kasi yung tong denomination na to, it focuses more on encouraging people. Not just encouraging, but you know, teaching people to live a holy life. No? Just like what Jesus did. No? So parang mahirap naman yun, no? Pero mahirap, oo, pero posible. No? So sabi dito sa 1 Peter 1:16, we have been called to be holy. In fact, no, ang Panginoon nagsabi, be holy because I am holy. So nung chinek ko siya, nakalagay doon, diniscuss niya sin, original and personal, so on and so forth. No? So tingnan natin kung ano yung nasasabi dito sa ating articles of faith. Okay. Hindi na natin babasahin yon, i-discuss na lang natin siya kasi medyo malalim yung English doon sa ating mas maiintindihan na pag-uusap. Okay, makikibasa po. Okay, Bruce, makikibasa. We believe that personal sin is primarily and essentially a violation of the law of love, and that in relation to Christ, sin may be defined as unbelief. Okay, pag sinummarize mo yung ating articles of faith, yan yung statement na lalabas, no? Kumbaga pinaikli ko lang siya kasi mahaba siya. Pinaikli ko siya, yan yung lalabas, no? Walang pagkakaiba doon sa mga sinabi niyo kanina, no? Yung definition niyo ng sin, walang pagkakaiba sa binasa ni Bruce, no? So dito, Cheska, makikibasa. We know that sin is a willful and voluntary transgression of God's known law. Ayun, medyo controversial lang dito. No? Kasi nung sinummarize ko, ito yung second paragraph ng pag-summarize ko dun sa Article of Faith. No? Sinulat ko dito, we know that sin is willful and voluntary. Ito, controversial to. Lalo na pagkausap mo yung mga lasing sa kanto. Sasabihin nila, ay hindi ah. Lasing lang ako noon kaya nagawa ko 'yun. So hindi willful and voluntary. Ah hindi ah, natutulog ako noon kaya ako nagkasala eh. Ah hindi ah. Baga, hindi ko naman ginusto, natukso lang ako. Ah hindi ah. Hindi ko napigilan yung kamay ko, kinuha yung bagay na 'yon kaya naiuwi ko. Ah hindi. So madaming magko-contradict sa dito. Ilagay mo 'to sa Facebook, kokontrahin ka ng maraming tao. No, sasabihin nila hindi willful and voluntary ang kasalanan. Kayo ba nag-agree dito? What do you think, guys? Willful ba? Voluntary ba ang kasalanan? Yes, isa. Mm-hmm. Isa naman. Go ahead, Tita Fe.
Ang isa naman, yung hindi mo alam, kasalanan pala yun or hindi mo ginawa. Mm-hmm. Omission. Sin of omission. Mm-hmm. Yeah. Totoo po yun. No? May tanong po ako sa inyo. Meron ako nabasa na kasabihan na hindi daw kasalanan ipanganak ng mahirap. Pero ang mamatay ka ng mahirap, kasalanan na daw yun. Ano masasabi nyo dun sa quotation na yun? Hindi ko alam kung sino nagsulat na. Nabasa ko lang yun eh. Pero parang there's so much truth doon sa quotation na yun. Although, I don't know if it can be qualified as sin. Pero pwede mong palitan na hindi kamalian na ipanganak ka ng mahirap. Pero mamatay ka ng mahirap, malaking pagkakamali na yun. Diba? Kumbaga parang sinasabi doon, eh kung pinanganak ka dyan, wala kang magagawa. Minana mo lang naman yun, diba? Kung mahirap yung parents mo, eh di mahirap ka din. Wala ka naman talaga magagawa doon. Pero sa buong buhay mo, kapag hindi ka nagpunyagi, hindi ka nagsikap, ay hindi mo na pwedeng isisi yun sa magulang mo. Tama po ba yun? Yes. Diba? So, diba parang may hawig din sa kasalanan, diba? Kung paglabas mo, meron ka ng tinatawag na original sin o yung kasalanan ni Eva at ni Adan, eh di ba wala ka naman kinalaman dun eh. Pero kung ikaw ay magkakasala ng willfully and voluntarily, eh hindi mo na pwedeng isisihan kay Adan at saka kay Eva. Kasi malayo na yan, di ba? So parang ganun, may hawig din siya. No? Mas palalimin pa natin yung pag-uusap natin. Familiar po kayo dito sa fried. Yung pick ko kasi nagiging F eh. Fried. Ayan, tawag, kita ang tawag ko sa sarili ko, Jeff. Pride, wrath, lust, gluttony, sloth. Sloth, ibig sabihin katamaran. Envy, greed. No? So ito ay sikat na sikat. Ang tawag nga dito, cardinal sins eh. No, kaya ironic yung pangalan ng ating dating archbishop. So anyway, sikat na sikat to kasi kumbaga parang ang tawag dito ay deadly na kamamatay. 7 deadly sins. No? Yung kuha na ako sa Facebook. Yung mga words na to, makikita mo lahat sa Bible yan, right? Pero yung listing ng 7 deadly sins, na these are the 7 deadly sins in verse ganito, chapter ganito. Wala doon. Wala sa Bible. No? Ang problema kasi, pagka itinuro mo yung 7 deadly sins, it's okay. Yeah, they're all deadly. Pero ang tao, magfo-focus lang sa 7 na yan. Yan lang yung iwasan nila. In fact, no, maniniwala ba kayo na all sins are deadly? No? Kasi kanina binasa natin ang linaw, sabi ni Paul, for the wages of sin is death. No? So wala namang sinabi dito na for the wages of the 7 deadly sins, hindi eh. Kumbaga lahat ng kasalanan na ginagawa natin, ang katumbas niyan, kamatayan. No? Buti na lang may gift of God, no, na eternal life in Christ Jesus, our Lord. You see, sin was not created by God. Do you agree with that? Yes. Kasi maaaring may magsabi sa atin, eh bakit ganun? Eh, kala ko ba mabait yung Diyos? Eh bakit niya ginawa yung kasalanan? Eh ginawa tuloy ng tao. Diba natin minsan naisip yun? Diba? Pero kung babasahin mo mabuti yung Biblia, pag na-establish mo talaga sa puso mo kung sino ang Diyos, talagang buong-buo masasabi mo hindi siya ang gumawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay naging choice. No? Baga, sin is a perversion or twisting of God's perfect creation. No, meron siyang creation eh. Yung Garden of Eden, ginawa niya yung earth, ginawa niya yung first couple. Ang ganda ng kanyang plano. Dahil sa perversion ng fallen angel, sa kanya nagsimula yung kasalanan.
Kung tatanungin ko kayo, sa palagay nyo, anong unang-unang pagkakasala ang nakomit sa history ng man? Lie. Ano pa? Lie. Lying? Lie? Yeah, lying. Kasinungalingan. Mm-hmm. Kasi nagsinungaling yung serpent doon sa mag-asawa. Di ba? Yeah. How about you, Tita Fe? Sa palagay mo, sabi ni Sister Len, kasinungalingan daw, lying. Oo nga naman, di ba? Kasi nagsinungaling yung serpent. Pero before the lying, meron bang na-commit na kasalanan? Yes, Pastor. Sige, Disobedience. Yes. Sino ang nag-disobey? Sila ang mag-asawa, yung babae. yung babae at saka yung Both of them, Pastor. Pero kung papansinin niyo po, doon sa chronological order, babae una. Nag-disobey sila after magsinungaling nung serpent. Yes. So technically, mauuna pa rin na nagsinungaling yung serpent. Tama ba? Yes. Okay. Tanong ko sa inyo ngayon. So tama yung sagot natin. Disobedience, pero nauna ang lying. Ang tanong ko sa inyo, meron pa bang nauna sa lying? Yung design ni Eva. Pride. Okay. That's a good point. Sino to? Sister Lenlen? Napa. Okay. A ang grade mo ngayon, A. That's a good point, pride. Pero titingnan natin yung order ng nung storya. Nagsinungaling. Ano ba tinutukoy mo? Pride nino. Tanungin muna kita. Pride. Si Eda, Eva. Si Eva. Okay, si Eve, pride ni Eve. Because yung pride ni Eve, kasi 'di ba, nagsinungaling yung serpent, nag-disobey sila. Nag-disobey, so titingnan natin, mauuna yung pride nga naman bago mag-disobey. Kasi dumabas yung pride ng ni Eve na nakantina, kapag kaya kinain mo yan, magiging equal ka doon sa maker mo. So pride yon, kasi gusto mong pumosisyon doon sa posisyon ng Diyos. So tama yon. So technically, mauuna pa rin yung lying, sumunod yung pride ni Eve, at saka disobedience. Ang tanong ko sa inyo, meron pa bang kasalanan na mauuna pa dito? Original sin. Ito yung pinag-usapan natin, original sin. Mas define natin yung original sin, pero ang tanong ko sa inyo, nag-lie yung serpent, tapos kumagat si Eve because of her pride. Sige na nga, kainin ko na yung fruit. Pagkakain niya ng fruit, nag-disobey na siya. So yun yung tatlong kasalanan na binanggit nyo. Lying, being prideful, and then disobedience. Ang tanong ko, before these three sins, is there more na nauna pa dito? Kasi tama yung sagot niyo eh. Yung kay Satan. Okay, yan. Good. Talagang A ka ngayon, sister. Very good. Sige, nadadali mo. Okay. Kasi pinag-usapan natin kanina si Eve, di ba? Sabi natin, hindi ko pa pala sinasabi. Pero sabi ko na sa inyo ngayon, sabi ko kanina, sin was not created by God. In fact, sin was not even created by the first couple. They committed sin, pero hindi sila ang nag-invento nito. Hindi sila ang gumawa nito. Hindi sila ang nagsimula nito, in fact. Actually, victim sila. Okay? Yun lang, nag-give in sila. Willing victim. Ang tanong ko, sabi ni Sister Lenlen kanina, meron pa si Satan. O sige, Sister, ano yung sa palagay mo naging kasalanan ni Satan? Temptation. Ano pa? Go ahead, Tita Fe. Deception, yes. Ano? Mm-hmm. So, ano, synonym siya sa lying? Sa dinideceive niya? So, dineceive niya in dalawa? Yeah, that's possible. How about you, Sister Lenlen? Parang ego yun na...
na, parang sina-challenge niya kasi si God eh. Okay, that can be considered under pride. Kasi binanggit mo kanina, pride ni Eve. Uh-uh. So that's ngayon, pride ni Satan. Ngayon, pride ni Satan. So yun, medyo na bingo mo na siya. Pride mo na, pride muna ni Satan. Diba? Prideful siya. Kasi siya yung una nag-rebel eh. Hindi naman yung first couple eh. Si Satan ang unang nag-rebel. And then after ni Satan, yung nagsinungaling siya doon sa dalawa. So yun yung lying, yung deception. And then because naniwala, nakiliti yung pride ni Eve. Kumagat siya, in-invite niya si Adam. Nakiliti rin yung pride ni Adam. And then sabi nila, sige, baka pwede tayo maging ano rin. Co-creator, parang ganun. Or co-God, parang ganun. So yun na yung, yung pride nila. And then, they disobey. Yung kasalanan nila. And then yun yung minana natin. Pero prior pa doon sa pride ni Satan, may isa pa siya. No? May isa pa siya na mas tugmang word aside from pride. Sabihin ko na, envy. Inggit. Inggit yung pinagsimulan ng lahat-lahat ng ito. Nainggit siya sa Panginoon kasi gusto niya rin maging Panginoon. So yung inggit na yon, deep-seated na inggit, deep-seated na envy, na punong-puno ng pride na ipinasa niya dun sa dalawa sa pamamagitan ng deception at lying. Kumagat yung dalawa dahil meron din silang pride at sila nag-disobey. So kung tatanungin tayo, ano yung mga naunang mga kasalanan? Those are envy, those are pride, deception, lying, disobedience, etc., etc. So these prides na these sins na binanggit natin, ito yung mga naging deadly. Kasi sa totoo lang, alam niyo ba, nung ginawa ng Diyos ang Garden of Eden, wala siyang planong mamatay ang tao. Kasi ang plano niya is fellowship. Eh, magki-create ka, eh bakit mo lalagyan ng expiration date? Right? Nagkaroon lang tayo ng expiration date sa katawan natin, sa earthly body natin, because of our sins, because of the original sin. Yan, alamin natin ano yung... Okay, eto. Ano yung mga nakalistang kasalanan sa Biblia? In fact, napakadami. Pero pili lang tayo ng mas appropriate, no? Kumbaga na mas madali siyang maintindihan at pag-aralan natin. Tingnan natin, anong sabi ni Paul sa mga taga-Corinth regarding sin? Ayan. Makikibasa, Sister Reggie. Go ahead, G. Okay. Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, or males who have sex with males. No thieves, greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindler will inherit the kingdom of God. Mm-hmm. No thieves, Chris. Mm-hmm. No, pala sex with... Yan yung mga... So, ano masasabi niyo dyan? Are these things happening nowadays? Yeah. Yes. LGBT, yan na pala oh. Are these things happening before? No, yes. Those panahon pa ni Sodom and Gomorrah, panahon pa ni Abraham, yes. Panahon pa ng Tower of Babel, panahon, kung babalikan mo yung ano, nangyayari lahat yan. Hanggang ngayon, nangyayari lahat yan. Okay. Here's the thing, no? Kung mapapansin nyo, yung sinabi ni Paul sa mga taga-Corinth, lahat yan, kasalanan. Lahat yan, hindi daw mag-inherit ng kingdom of God. In some way or another, possible, baka may nakomit tayo na kasalanan dyan. Okay? So, I'm not here to, parang, ikaw, ano nagawa mo kasalanan dyan? Hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin dito is to establish ano yung kasalanan. Kasi, kapag ka namili ka ng kasalanan, ang tendency, mag-marginalize ka ng tao. Mag-group ka. Yeah. Diba? Ilalagay mo yung tao sa isang group. No? At ang tendency, may group na hindi
na mapapailalim, may group na mapapaibabaw. Halimbawa, bigyan ko yung example. Sabi dito, kasi sinabi dito, in-establish pare-parehas yan. Makasalanan, hindi makapasok sa kingdom of God. Well, in some point of us, in some point sa buhay natin, naging idolaters tayo, right? No, halimbawa, sobrang paghanga mo sa isang tao or sobrang pagbibigay mo ng pansin sa isang bagay, halimbawa, kotse o kaya pangarap mo or anything na pwedeng pumalit sa puso mo sa Panginoon. No? Halimbawa, sabihin natin, ah, okay, ang linaw dito kasi CSB version 'to, Christian Standard Bible, mas mababaw yung English, no? Sabi niya, males who have sex with males. O ba, sabi ko na nga ba, itong mga grupo na 'to, 'di ba? So, ang tendency, ma-identify natin kaagad na oh, mali talaga yung ginagawa nitong mga 'to. Pero pansinin natin, ha, sabi ni Paul, okay? Even thieves. Okay, magnanakaw. Yung mga nangahablot ng kwintas sa kubaw, yung mga mga kumukuha ng bond paper sa opisina nila sa gobyerno, lahat 'yun magnanakaw. Pero small time lang 'yun. Alam niyo yung mga malulupit na magnanakaw? I'm sorry ah, ito yung mga nakapag-aral. Right? Yung mga nakapunta sa magagandang universidad, pagkatapos mapupuesto sa malalaking pwesto, tapos magiging malalaking tao sila na tipong governor, tipong, alam mo yun, congressman, senator, and then billions and billions and billions of pesos yung mga nasa Swiss account nila. Okay, in fact, yung mga malalaking magnanakaw na yun at maliliit na magnanakaw na ito, these people will not inherit the kingdom of God. Ang linaw, sinabi ni Paul. Kasi we need to understand, we need to look at the Bible, ano yung standard. Okay? Sinasabi niya, ito yung standard. When you say standard, halimbawa, pagpupunta ka sa, alam niyo yung mga scientist, yung mga rocket scientist, pag may ginagawa silang rocket ship, hindi sila pwedeng mag-miscalculate. Kasi pag nag-miscalculate sila at nag-deviate sila ng kahit na 0.01 centimeter lang or 1 inch lang, no, magkakaroon kaagad ng misstandard. So pag na-miss nila yung mark, pwedeng mamatay yung astronaut. So hindi mo po pwedeng sabihin na, ay maliit lang naman to eh, hindi naman to kasalanan siguro. Kasi dito ini-establish ni Paul, ito yung standard. So we cannot say, kasi sa, lalo na sa kultura natin mga Pinoy, oh, naku, yung kapitbahay namin, alam mo. Ano? Kasi nadidinig ko to madalas sa mga chismosang kapitbahay. Alam mo naman yung kapitbahay namin eh. Naku, may kasama na naman. Ay, naku, yung kasama niya, bagong boylet na naman. May bago na naman siyang lalaki. Di ba? Mga ganun, maririnig mo sa mga ano, di ba? And yet, parang hina-highlight yung kasalanan nung eto, binanggit dito, males, we have sex with males. No, parang, yak, kadiri, whatever. No, kumbaga, highlighted na talaga, maling-mali. No? Pero in fact, binanggit ni Paul, hindi lang naman yun yung mali. Pero bakit yung halimbawa, na isang congressman or isang senador or isang presidente na ang daming babae, di ba? Di ba adultery yun? Eh, di ba parehas lang din? Di ba sexually immoral people yun? Di ba? Yes. Di ba yung greedy, di ba? Yung verbally abusive people. These are all sins. Kasi we need to understand, what I'm trying to say is si Paul, nilatag niya lahat. Na hindi siya, oh, mas makasalanan tong greedy kaysa sa mga males who have sex with males. Hindi siya ganon. Ang sabi niya, ang standard, lahat to, mali. Okay? So, iyon yung sin. Hindi ka pwedeng mag-ips, hindi ka pwedeng mag-butt, pero walang ips and butts, lahat to, mali. No? How about sa binanggit naman ni Mark? Yan. Bruce, makibasa. For from within, out of people's hearts come evil thoughts, sexual immorality,
thefts, murders, adulteries, greed, evil actions, deceit, self-indulgence, envy, slander, pride, and foolishness. All these evil things come from within and defile a person. Mm-hmm. So, ang linaw, di ba? Medyo hawig din sa sinabi ni Paul. May mga dagdag lang dito. Meron ditong pride, di ba? Merong self-indulgence or makasarili. Pero halos parehas din eh. Diba? Tingnan natin ulit. Balikan natin si Paul. Sinabi niya sa mga taga-Rome ulit. Okay, kanina sa Corinth, ito sa Rome. Yan, Cheska, mag-ibasa. They are filled with all unrighteousness, evil, greed, and wickedness. They are full of envy, murder, quarrels, deceit, and malice. They are gossips, slanders, God-haters, arrogant, proud, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, senseless, untrustworthy, unloving, and unmerciful. Mm-hmm. Yeah, malinaw din, no? Yung sinulat ni Paul sa mga taga-Rome. How about yung mga sinulat niya sa mga taga-Galatia? Yan. Tita Fe, makikibasa po. Now the works of the flesh are obvious. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. I am warning you about these things, as I warned you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Yan. Kaya gustong-gusto ko si Tita Fee bumabasa para nakikinig ka ng audible Bible. Eh. Pastor talaga. Live na audible Bible. Parang bakit ganun? Bakit ang dami naman palang sinabing kasalanan pero bakit parang gigil na gigil tayo sa sexual immorality? Napansin nyo ba yun? Right? I mean, ang dami binanggit na kasalanan. Actually, hindi pa to. Konti pa to. Meron pa sa Old Testament. Ang dami pa. No, ito lang yung binabasa natin. Okay. Ito naman yung sinulat ni Paul kay Timothy. Okay? Si Timothy yung disciple niya. So, sumulat siya. Pero hindi siya binanggit tungkol sa kasalanan. Kasi sabi niya kay Timothy, "Nako, Timothy, there will be difficult times ahead of you." Okay? Ganyan din ang magiging bili natin sa mga anak natin. No, actually ngayon difficult times na. And then it will be more difficult, no, in the future. Yeah. Si Sir Carney, makikibasa po. Can you read pa? Nakamute po kayo. Too small, but I will try. Ah, okay, sige po. There. Christian standard. Okay, difficult times ahead. But know this, hard times will come in the last days. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, proud, demeaning, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, slanderers, without self-control, brutal, without love for what is good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to the form of godliness but denying its power, avoid these people. Good. Thank you. Very strong. Lang, it was Paul and it was Mark ang sumulat niyan, hindi ako, ha? Baka kasi mabash tayo sa Facebook eh. Kasi alam nyo, isa sa mga bagay na ayaw na pag-uusapan, no? At actually, ibang preachers, iniiwasan nilang i-preach ang tungkol sa kasalanan. Kasi yan yung bagay na ayaw na maririnig, ng mga tao, no, na to remind them that they are sinners. In fact, no, kapag ka nadinig mo to or nabasa mo to, napanood mo or whatever, at medyo parang may sting sa'yo, na parang, oops, I used to be like that before. Oops, in fact, I am doing that as of today. At may sting sa'yo. That's good news, no? Kasi the Holy Spirit is kumbaga rebuking you, no? Kumbaga hina-highlight ng Holy Spirit yung dapat mong i-ask for forgiveness. Kapag ka naman habang binabasa kanina yung mga words na yon,
at na-convict ka, that's better news. Kasi you're on your road to recovery, no? Kumbaga, after noon meron ng repentance, after noon meron ng changes in ano, sa heart, then changes sa buhay, no, hanggang sa lumago ka ng lumago sa Diyos. Pero ang nakakatakot, kapag wala kang nararamdaman, pero in fact, naging kasalanan mong isa doon, dalawa doon, tatlo doon, or whatever, pero wala ka nararamdaman, yun yung nakakatakot. Kasi may problema na, may callousness doon sa heart. Okay? Okay, makikibasa po si Sir Lenlen. But know this... I'm sorry, sorry. But sometimes... Sometimes, sign yun. Nasa screen po. Difficult times ahead. Dito po sa... Ito yung nasa akin. Sometimes people would rather listen to the minister. Sometimes people would rather listen to the minister of the Gospels who focus on encouragement, living a good life, being prospered, being healed, being favored, and whatever they can satisfy the each on their ears. Actually, tatanungin ko sa inyo, mali ba na makinig tayo doon sa ayan, preachers who encourages us? No. In fact, makikita mo sa Bible, ang Biblia ay ginagamit for encouragement. How about living a good life? No. No. In fact, eh, kumbaga, it's a parang roadmap ang Bible. It should teach people how to live a good life. How about being prospered? In fact, ang gusto ng Panginoon, eh, prosperous tayo. Kung titingnan mo lahat ng biblical characters na naging aliado niya, mayayaman. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, no? David, Solomon, lahat ng aliado ng Panginoon, pinagpala niya talaga. No? How about being favored? Wow, David, diba, was highly favored by God. Joseph the governor was highly favored by God. No? The problem is the gospel ngayon, they just focuses on nice things. No? Nalimutan na magturo na hey, kasalanan talaga 'yan. Hindi natin pwedeng ipilit. Kasalanan talaga 'yan. Yung lahat ng binanggit kanina ni Paul at saka ni Mark, kasalanan talaga 'yon. Hindi natin pwedeng baguhin. Hindi natin pwedeng itago. We cannot just sweep the ano mayan, the dust under the rug. Kumbaga, under the carpet. Ito talaga 'yan. And we need to avoid doing such things. Yan, sabi nga dito, there's nothing wrong with those topics. In fact, you can really find them in the Bible, but focusing on a small portion of the word will turn our listeners into unhealthy believers and fly-by-night Christians. Do you agree with that? Our parishioners, our flock, our people will remain hungry, no, and thirsty for the real bread of life kapag hindi natin tinuro yung tama. Right? Okay. Sister Minnie, mag-ibasa. One of the most unpopular sermon topics is about sin. And the sad thing is whenever we hear sermons about sin, mostly the focus would be on volitional sin. Sometimes the highlights would be guilt trip towards the listener. Oh, yun lang ang problema. No, meron din naman kasi na mga ngaral, ang gusto nila guilt trip, no? Kumbaga, kailangan eh kailangan mag-guilty yung mga tao. Oh, mag-guilty ka para ano, di ba? You need to understand, no? Pagpaumanhinan niyo na, no? At hindi po 'yun ang totoong Diyos natin. Hindi yun ang intention niya. Ang intention niya, ipakita sa iyo na mahal ka niya. At willing siya na patawarin ka kahit ano pa man yung kasalanan mo. Okay? So, sabi dito, it's very important for us, no, kami mga preachers, to strike the balance of sharing the word. No? Kasi, kailangan ma-share namin how the sin started. Why do we come to this point? Bakit tayo nagkaganito? Why do we commit sin? And what is the perfect solution to eradicate sins? No? Dapat yung nakikinig sa atin, yung parishioners natin, must be able to see the journey from slavery to freedom, which results in sanctification. Ngayon, as we end, no? Ano ba yung two types of sin? No? Number one, yung original sin. Number two,
yung personal sin or actual sin. Nako, Pastor, ano ba yan? Sige, explain natin. Sabi dito, yung original sin, let's consider it as a noun. Okay? It refers to the correct to the corrupt nature of the entire human race. So dito, no, we can trace the original sin, no, doon sa we can trace the origin of sin all the way back doon sa pagkakamali ng first parents natin, ni Adam at saka ni Eve, no. So they willfully went against what God told them not to do. No, sabi nga natin kanina, willful and voluntary ang paggawa ng kasalanan. Kasi binigyan ka ng magandang gift, free will. Pag ginamit mo yung free will ng tama, welcome to the good side. Pag ginamit mo ng mali yan, welcome to the dark side. So ganun lang siya kasimple. No? In fact, God told them not to eat a certain tree in the garden, and that is exactly what they did. No? Disclaimer lang, hindi apple yung fruit. Kasi nakalagay lang sa Bible, fruit. Wala naman nakalagay na apple. Okay? Kawawa naman yung apple, na-associate tuloy sa kasalanan. kaya yung motel sa Pilipinas, may kagat na apple, di ba? Yung parang logo nila. So, parang ito yung papasok ata yung mga kliyente doon, magkakasala. Ano nyo? The doctrine of original sin is what caused David to write. Now, si David, sumulat siya ng Psalm 51:5. Sabi niya, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So sabi ni David, bago pa lang siya i-conceive, makasalanan na siya. Teka, wala namang ginagawa si David ah. Okay, nung sinulat to ni David, dito yung humingi siya ng tawad sa Panginoon dahil nagkasala siya ng adultery. Kasi kinuha niya si Bathsheba, asawa ni Uriah. And then pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, si Uriah, kasi soldier niya yun eh. No? Saka na natin pag-aralan yung story ang yan. Pero, yung ginawa niya, ang tawag doon, hindi original sin. Ang tawag doon, personal sin. Pero binanggit niya dito, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So alam ni David na aside from sa personal sin na ginawa niya, meron siyang original sin. Okay? Yun yung ginawa ni Adam at saka ni Eve. Okay, ano naman yung second type of sin? Oh, this referred to as personal sin or actual sin. Yung kanina noun, ito verb. Kasi action word, ito yung ginagawa natin. Personal sin is the voluntary violation of a known law of God by a morally responsible person. Yun yung sinabi kanina ni Bruce, no? Ito yung pag-violate mo ng batas na binigay ng Diyos. So, papansin niyo din sa picture. Sabi niya, sure, glad the hole isn't at our end. In fact, wala doon sa kanila yung butas, pero lahat sila lulubog, right? Same thing with sin. When it comes to personal sin, those who sins, no, we have all committed, we are all in the same boat. Lahat tayo lulubog. In fact, binanggit ni Paul, di ba? All have sinned and fall short of the glory of God. Ay hindi, itong anak kong si Bruce, mabait to eh. Ay, altar boy pa nga yan eh. Walang pagkakasala yan. Hindi nalingon yan sa kahit saan babae. Ano. Naku, napakabait niya. Hindi nagmumura yan. Merong mababait talagang tao, likas, pero all have sinned. Bakit? Kasi may original sin tayo, remember? Kaya alam nyo, sa Catholic practice, natatandaan nyo, meron tayong ano, lahat ba tayo nabinyagan tayo sa Catholic na? Kasi ako nabinyagan ako eh. Ang baptism ko, naalala ko, December 25 pa, 1973 yata, something. And ginawa yun sa Quezon City. No? At tinanong ko dati yung kaibigan kong pare, bakit po ba binibinyagan yung mga bata? Ang sabi niya, kasi merong original sin. So tinatanggal yung kasalanan. Tapos meron naman tayong kostumbre na mga Pilipino na, ako, yung anak mo, pabinyagan mo na yan. Kasi pag hindi mo pinabinyagan yan, magkakasakit siya, lalagnatin niya. Narinig niyo na ba yon sa mga matatanda sa atin? Pag di mo bininyagan yan, magkakasakit siya, di ba?
Kasi nga, they're referring doon sa original sin. No? Hindi naman natin pagtatalunan ngayon kung ano yung tama at mali. Pero ang punto dito, merong original sin. So all have sinned and fall short of the glory of God. Now, original sin reveals an inherited tendency toward personal sin. Because of original sin na napagkakamali ni Adam at ni Eve, eto na, parang feeling natin may license na tayong gumawa ng personal sin. Alam niyo yun? Kumbaga, eh, tawag niyo naman sa akin, addict. Eh, di magpapaka-addict na lang ako. Parang ganun. Narinig niyo na ba yun? Eh, tawag mo naman sa akin, sugarol. Eh, di magpapaka-sugarol na lang ako. Eh, tawag naman sa akin, babaero. Eh, di magpapaka-babaero na lang ako. Kumbaga, parang naging license na natin. Eh, total, may kasalanan naman pala ako bago pa lang ako ipanganak dito. Eh, di magpapakasala-sala na lang ako. Okay, pag-usapan naman natin yung dalawang klase ng personal sin. Ito yung binanggit nyo kanina. Sin of commission. Ang sin of commission, eh, madaling intindihin kasi these are the what we do that we shouldn't. No? Classic example, si Pinocchio, tuwing magkakasala siya, ano nangyayari? Magsisinungaling siya, umahaba yung ilong niya, di ba? So, ito yung classic example ng sin of commission. Since kinukommit mo yung sin, no, na supposedly, binanggit nyo kanina, hindi mo dapat ginagawa, pero ginagawa mo. Yun yung sin of commission. Eh ano naman yung sin of omission? Tinanggal lang po yung letter. Meron din akong crew eh. Tinanong ko, ano yung sin of omission? Sir, tinanggal nyo lang yung letter C. Yun na yung sin of omission. Ay ko, babaliw ako sa inyo. So, sabi dito, anyone who knows the right thing to do, but does not do it, is sinning. Now, what we didn't do, that we should have. Ha? Eh, buong buhay ko, sa totoo lang, ha? Aminin ko sa inyo, buong buhay ko dati, ang akala ko, ang kasalanan, yung supposedly na sinabi sa inyo ng Diyos na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, blah, 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 blah. So, pag hindi mo ginawa yun, hindi ka nagkakasala. Pero kakaiba tong klase ng kasalanan na to. Sin of omission is, ito yung binanggit kanina ni Sister Carney, na supposedly responsible ka na doon sa nalalaman mo. Na dapat, hindi, kumbaga, supposedly gawin mo pero hindi mo ginawa, yun yung tinatawag na sin of omission. Meron ba kayo naiisip na sin of omission na example? Anybody? Na supposedly ginawa nito pero hindi mo ginawa. Diba? Diba? May isang bagay ka nalaman. Yung COVID ni Trump. Ano daw? Yung COVID ni Trump. COVID ni Trump. Ano yung sinabi? Sabi dapat inaksyonan ka agad. Knowing. Ah, kasi alam niya na. Before meron siyang intelligence report. Parang ganun ba? Aha. Oo. O parang yung nangyari din sa China, di ba? Alam na nila na meron ng widespread doon sa Wuhan, pero hindi nila in-inform yung buong mundo. Kaya kumalat. Parang ganun. It's a sin of omission. Tama ba? Ikaw. Yes. Pag nag-shopping ka doon ng kotse, hindi mo sinabi kay mister. Sin of omission. Sin of omission. Delikado. Alam mo, Bruce, pagka nag-shopping ang mga misis, na bagong kasal ka, bigyan kita ng advice, nakakatakot. Sasabihin nila, sandali lang, bibili lang ako ng ano sapatos. Pagbalik niya, may 2 kilong manok na, may 1 kilong asukal, ang dami na. Tapos pagka sinamahan mo mag-shopping ang mga babae, Bruce, nako, maniwala ka, kakaahit mo lang, pag uwi niyo, may bigote ka na. Sa tagal nilang mamili. At saka ang lagi nilang hahanapin, Bruce, yung pinakamura. Pumunta ka sa 99 cents, maghahanap siya ng mura. Eh kaya nga 99 cents ang tawag doon lahat, 99 cents. Grabe. Mahirap. Pala yung misis ko. Anyway, dito sinasabi natin sa sin of omission, you are responsible for what you know, right? Kasi diba, may supposedly dapat kang tulungan pero sabi, ang linaw sinabi sa inyo ng Diyos,
Tulungan mo siya, pero dinedma mo. Yun, nagkasala ka na sa Panginoon. Naalala niyo yung Levite at saka yung priest na unang dumaan doon sa helpless person na ninakawan? Hindi nila tinulungan. In fact, yung kanilang trabaho, Levite at saka priest. Pero yung dumaan yung Samaritan, di ba tumulong siya? So yung dalawa, nagkasala ng sin of omission. No? Ang linaw dito eh. Sabi ng James 4:17, anyone then who knows the good he ought to do and he doesn't do it, sins. No? Sa Tagalog, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ang ginawa, ay nagkasala. Yan. Kaya minsan sabi natin, ako, ayoko nang malaman yung kinukwento mo, magiging responsable na ako dyan. Anyway, no, ito talaga as we end. Siyan na, nag-extend lang ng konti. What are the consequences of sin for people individually, institutionally, and socially? Ayan, sige, basahin natin para mabilis. Sige, Bruce, ikaw na magsimula. There's a saying that you can count the seed from an apple, but you cannot count the apples from a seed. Jessica. The consequences of sin are too many to count. That it is why the Lord's will be for us to live a holy life away from sinfulness. Tita Fe. What are consequences of... I'm sorry, ito na pa, individually. Individually, it led us all to spiritual and physical death, continues beyond this life to eternity. We were separated from God and led us to a kind of annihilation. Sister Carney? We experience spiritual blindness and our hearts become hardened. Rebelliousness arose in people, specifically towards God. This rebelliousness involves active aggressions against God or transgression against God's will. Sister Lenlen? Sin affects individuals by separating them from God and bringing dissatisfaction and guilt into their lives. We're talking about individually, no? Ito, personal, no? Na relasyon natin sa Diyos. Diba? How about institutionally? Yan. Sister Reggie, may ibasa. Pride comes just before destruction and haughty spirit happened just before. Why? Let me see. Sister Mini, may ibasa. So, individual intentions, God is no respect. Bring it. You want to bring this to? Nice. Sin is sin. Sin is sin. So, malinaw ha. Ang kasalanan ay kasalanan. No ifs, no buts. Walang malaki, walang maliit. Walang pagginawa ng snatcher sa kubaw o ginawa ng isang edukado na mayaman na senador or congressman. Parehas na kasalanan yan. Parehas sila nagnakaw. Okay? So, kumbaga, sin is sin. Okay. Makikibasa, Bruce. America is losing its blessing and worldwide influence because we have grown more and more corrupt. Jessica? We have kicked God out of the public square. We have kicked God out of marriage. We have kicked God out of the public schools. We have kicked God out of the government. We have kicked God out of business. And we have kicked God out of our homes. Sister Fe? And then when tragedy strikes, people say, where was God? Don't you remember? You kicked him out. Talagang, pati yung exam, kuhang-kuha ni Tita Fe. Kaya, pwede bang si Tita Fe na lang bumasa lang? Para nag-come to alive yung sinulat ko. Sister Carney. Nation after nation that became morally bankrupt has fallen time and time again. Matuto na tayo sa bansang Israel. Matuto na tayo sa lahat ng empire sa history. Right? The Assyrian Empire, Persian Empire, Roman Empire, Grecian Empire. Ngayon yung
alam mo yun, yung empire dati ng Spain na sumakop sa atin. In fact, lahat yun. No? Everything. No? Bumagsak lahat. Hi, good evening, Cons. Kamusta? Good evening, Conrad. Good evening, guys. Love you, Nak. Be careful. So, do you know what do you want for Christmas? How about you, Sister Lenlen? What size? The consequences of national sin are that God removes his blessings, and when he does, the nations implode due to the heavy weight of immorality. Consequences ng sins. Of national diba? Sin. Pag sinabing explode, sumabog palabas. Okay? Ito, sa loob, sumasabog. Nakuha po natin. So, yun yung consequence ng sin eh. Di ba? Yung, kumbaga, nabubulok yung loob. Sumasabog yung loob. Di ba? Sabi dito, sin led an indifference to God and His will in a form of passive aggression. And kaya nga dapat matutunan natin yung famous na 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Mikey basa Cons. Cons, can you read? Yes, Pastor. Go ahead. We must all learn from 2 Chronicles 7 verses 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from the heaven and will forgive their sins and heal their land. Mm-hmm. Ibig sabihin dito, kanina pinag-usapan natin individual sin, ito institutional sin, lahat tayo, no? As a nation, as a country, as one Philippines, as one America, no? Kailangan we need to humble ourselves and pray and seek his face. Hindi lang 'yon, may kasunod pa. Turn from the wicked ways. Ang nangyayari kasi, na-stop lang doon sa prayer gathering, prayer breakfast, and then we will cry to the Lord, iiyak tayo, tulong sipon, di na kami ulit, Lord. And then that's it. May kasunod eh, turn from their wicked ways. Ibig sabihin, dapat magbabago. Dapat buo sa puso natin na magbabago tayo. Right? At dito lang, may pangako. And I will hear from heaven, will forgive their sin and heal their land. How about socially? Consequences of sin socially. No? Sister Lenlen, magibasa. We are all considered guilty of sin in one way or another. Mm-hmm. Yes, socially. Sister Reg? The guilt we have changed our status before God. The disobedience of the first couple led to a number of specific curses against humanity. Mm-hmm. Bruce? We are led to alienation from God, from our one true self, and alienation from others. We are in bondage to sin and slaves to it. Sin explains such things as genocide, war, cruelty, exploitation, and abuse. Okay, the reason why... Ito na yung consequences ng sin socially. The reason why may mga genocide, war. No? Can you imagine killing millions of Jews? Diba? How about yung genocide doon sa Armenia? How about yung genocide doon sa yung genocide na ginawa ng Spanish doon sa mga Pilipino, ng mga Americans sa mga Pilipino. How about yung genocide yung ginawa sa Cambodia? Ang daming genocide sa buong mundo. Ang daming war, ang daming cruelty, no? Ang daming exploitation, 'di ba? Ang daming abuses. No? So, madaming hindi pagkakapantay-pantay. Hanggang ngayon, meron sa ibang parte pa ng mundo, ang babae hindi nakapag-drive, bawal mag-drive. Ang babae, pwedeng gawin kahit anong gusto nila. Pwede silang mag-drive. Pero ikaw pa rin ang pagdadrive. Hindi ko rin maintindihan ba't ganun eh. No? Pwede naman silang mag-drive. Ikaw pa rin ang pagdadrive. Pinariringgan ko lang yung katabi ko. Anyway, makikibasa, Tita Fe.
Nangliliit. Teka. Lalakihan ko ng konti. Ayan. Society today has embarked on creating weapons of mass destruction to control a section of people. The manufacture of biological and chemical weapons causes diseases, hatred among people, accidents, poverty, environmental pollution, family conflicts, calamities, and others too many to mention. Mm-hmm. Those are social consequences of sin. Mm-hmm. Yun na yung manifestation socially. Diba? Kumbaga, kung papansin ninyo, maibabalik mo pa rin dun sa mga sinulat nila Paul. Sinulat nila Paul, di ba, binasa natin, self-indulgence, lovers of themselves. Di ba? Yung mga maibabalik mo lahat yun dun. Bakit? Eh, sino ba naman gagawa ng biological and chemical weapons na magkukos ng diseases? Di ba? Eh, syempre, tao yan. Wala naman machine gumawa niyan. Di ba? Yung mga bunga ng hatred among, alam mo yan, we look at people base dun sa color ng skin, base sa pinag-aralan, base sa accent, 'di ba? Kumbaga nagiging ano tayo, nagiging kumbaga parang merong tayo-tayo, kami-kami, merong sila-sila. Parang ganoon. Pero ito yung good news, no? Ito talaga as we end. Ito na yung good news. Jesus came to save us from our sin. At ang goal ng Panginoon is for us to live without sin. No, ang sin kasi is any type, no? Sin of any type is contrary to the will of God for our lives. In fact, it may surprise you, no, to know His will for us is just the opposite. No, kasi sabi sa 1 Peter 1:16, binanggit natin kanina, we have been called to be holy. In fact, God said, "Be holy because I am holy." No, that's quite a challenge. Sabi nga sa salitang kanto, nako, mahirap yan, bossing. Tao lang po, marupok, nagkakamali. Di ba? Dalas nating madinig yan eh. Kaya nga, kanta nung 1970s ba yan? Naalala niyo yan, Tita Fe? O tukso, layuan mo ako. Di ba? Habang naglalaba yung katulong namin, naalala ko yun ang pinapakinggan niya na kanta eh. Kasi mahirap, tao lang. May kanta nga si Shasha Padilla. Ako'y tao lang na nadadarang at natutukso din, di ba? Yeah. Alatang edad ko, eh, no? So, kumbaga, ang hirap naman yan. Parang hirap naman hindi magkasala. Well, that's true. Mahirap talaga. Kung gagawin mo at pipilitin mong gamitin yung sarili mong kalakasan. That's why, no? Nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang Holy Spirit, no? For you to be guided. A call from God Himself for you and me. Simple lang. To be holy. Be holy, sabi niya, because I am holy. Eh, mahirap nga po kasi talaga. Pwede naman nating sabihin at paulit-ulit yan. Pero sabihin pa rin ng Diyos, kaya nga may perfect example ka. Ang Panginoong Jesucristo nagpunta dito, no, para ipamuhay kung ano yung tama. At yun ang worth emulating. Now, you have been liberated from sin which results in sanctification. Kaya posible. Diba? Binanggit kanina ni Paul. But now, since you have been set free from sin and have become enslaved to God, kasi dati enslaved ka sa sin. Ngayon, enslaved ka na sa Panginoon. You have your fruit which results in sanctification. Yun yung sinasabi kanina, no, na you have been liberated from sin which results in sanctification. Ayan. At ang nakalagay dito, for the wages of sin is death, but, good news, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At free yan, walang bayad. Right? So, yun yung maganda doon. Let us pray. Meron po ba kayong prayer request? Nalangin tayo. Hallelujah. Let's bow our heads and close our eyes. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for reminding us the beauty of salvation, Lord God. But for us to appreciate the beauty of salvation, we need first to recognize the ugliness of sin. And thank you for calling us to be holy
because you are holy. Help us, Lord. This is very hard. In fact, we chide, no? In every day of our lives, Lord God, we chide our very best to be holy. But it's not even possible. But with you, with your power, with the help of the Holy Spirit, it is possible that we can live a holy life, to refrain from sin and to cling on to you, to be dependent on you, Lord God. Thank you for your word tonight, Lord God. I pray for Bruce and for Cheska, Lord God, to continue to bless them, keep them away from COVID-19. We thank you for calling them in the profession of medicine, Lord God, that will help a lot of people. Continue to bless them, Lord God, as they will be influential leaders of this earth, Lord God, that they will be Christ-like, obedient servant of yours. I thank you for Tita Faye, Lord. Continue to protect her from COVID-19. Lord God, thank you for her wisdom as she continually to inspire us, Lord God, in our Bible studies. We also pray for Sister Carney to bless her business, Lord God. We thank you, and we pray for her complete healing, Lord God, in her spine, Lord God. We pray for her complete recovery, Lord God. And you bless everything that she touches, Lord. And we pray that you also keep her away from COVID-19, Lord God. We pray for Sister Lenlen, Lord God. You know her needs, Lord God. We pray for a new job for her, new opportunities, new business, Lord God. We pray, Lord God, that you also continue to protect her, continue to reveal yourself to her and comfort her, Lord God. We pray for the Santillan family, to Conrad, to Erza, to Pastor Christine, Lord God, that you use them mightily, Lord God, in your vineyard. Continue to use them in New Hope, Lord God. Continue to always give your wisdom and guidance to them as they lead your flock, Lord God. Bless them and keep them away always from COVID-19. We pray for Sister Reggie, Lord, who is in Texas, Lord, and we pray for her business to do well, Lord God, in 2021. We pray, Lord God, that you give them good rest in this Christmas season. We pray, Lord God, that you keep her family and as well as she, Lord God, to keep them away from COVID-19 and protect them as always, Lord God. And also, Mommy Soling, protect her, Lord God. We pray all this in Jesus' mighty name. Amen. 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 You guys, maraming salamat. Just before we end the session, fellowship schedule, Wednesday, 7 p.m. virtual yan, Facebook and YouTube live. I hope makapag-record next week kasi Christmas, pero kung wala, we'll resume the following week. Friday, next Friday, no Bible studies. Bible studies will return on January. So we will see you next year. So para makapag-rest and to give time for the family. And syempre, Sunday, 9 a.m. Sa Wiley Chapel, pwede rin virtual and Facebook and YouTube live. Happy birthday to Brother Noel. And announcement, if you're free on the 27th, 9 o'clock a.m. sa courtyard ng LA Philnas, dyan sa LA, we have our Christmas party, Christmas service, Christmas celebration. So there will be food, fun, and a raffle. And wala lang laro ngayon kasi COVID-19. After that, fellowship, chika-chika, bundle up, malamig kasi, and keep 6 feet away from each other. January 4 to 8, after the feasting, don't forget, annual 5 days of prayer and fasting. So 1 week, magkakaroon tayo ng devotional videos na pwede niyo mapanood at sabayan habang nagfa-fast. Okay, don't forget, also, meron tayong Facebook, Instagram, at YouTube. So, let me give you the blessings. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, yes, and be God gracious to you. Amen. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless you guys. Maraming salamat. Pagsama sa amin. Thank you, Bruce. Thank you, Cheska. Thank you, mga doctors na heroes. God bless you. Thank you, Tita Fe. Thank you, Sister Lenlen. Thank you, Sister Carney. Bye. Thank you, Sister Reg. Cons, thank you. Say hi to Christine. God bless you. Say hi to all the Hope Nas people. God bless you guys.
We miss you. Bye, Pastor. Merry Christmas. Happy New Year. See you next year. Bye. Bye. Bye, Reg. Bye.